medyo nahiya ako dun sa mga kabalitan ko. Especially sa kabalitan ko kay Saigon. Siyempre siya yung pool na naglaro nung... Mula sa 12 koponan, abay 4 na lang ang siyang natitirang nakatayo na kung saan may 2 araw na lang ang MSC para tuluyang malaman kung sino nga ba ang maghahari ngayong taon. Ang defending champ nga ng MSC ay ang ating bansa sa 4 koponan na siyang natitira, abay 2 naman ang nagmula pa rin sa bansang Pilipinas, na ibig sabihin hindi pa rin kumukupas ang ating mga pambato at nagbabadya na naman ang isang tropeyo sa ating mga kamay. Pero ang 2 bansa na siyang nakikipag-agawa na ay siyempre ang Indonesia at ang bagong salta sa top 4 na nagmula sa bansang Cambodia. Pero teka, kumusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Umpisa na yan, tara! Unang-una, mapunta muna tayo sa 4 koponan na siyang matibay at natitira sa kasalukuyang tournament ng Munton na MSC 2023, na kung saan ito nga ay ang Burn, X-Flash, Blacklist, Echo at ang Onyx. Pero bago pa sila maglaglagan na ba'y alam nyo bang ang 4 na teams na ito ay ang siyang nagpapatunay na ang lahing Pinoy talaga ay angat sa larong MLBB sa buong mundo. Una, kung ating titingnan sa 4 na teams na ito ay lahat sila ay may mga Pinoy na players, na syempre given na nga dito yung Echo at ang Blacklist dahil PH representative naman talaga sila. Pero yung BXF ay nandito nga si Donat, pero hindi lang siya basta-basta player nitong BXF, kundi isa lang naman siya sa mismong bumubuhat ng game, at bilang patunay, siya nga ang tinanghal na Finals MVP noong nakaraang MPL. At ngayon ay patuloy pa rin sa pagpapakitang gilas ang taong ito, hindi lang pagdating sa paglaro maging sa pagiging successful bilang endorser, ay tila matatawag nating panalo talaga ang taong ito. At pangalawa, siyempre sa team na Onyx, na kung saan nandito naman ang kanilang superstar na si Kyrie, at wala na tayong dapat pang ipaliwanag patungkol sa taong ito. Pero bukod sa mga players, sabay alam nyo bang sa 4 na natitirang koponan, lahat ng mga coach nila ay puro mga Pinoy? Uulitin ko, given na nga ulit yung sa Echo at Blacklist, pero ang tutukoy ko ay yung BXF na hinahawakan nga ni Coach Mitch na isang pure na Pinoy, at syempre sa Onyx na ang utak rin ng kanilang koponan ay si Coach Yeb, na alam nating nagmula rin sa ating lahi. At kasama nila rito syempre ang mga coach na mula sa ating pambato na sina Coach TikTok at Coach Master the Basic. Ibig sabihin, ang utak sa 4 na koponan natitira, abay ito ay ang nag-iisang lahi lamang. At ang kasunod naman nito ay, alam nyo bang ang pinakamataas na peak viewers na nakuha ng MSC 2023 ay yung naging laban nila ng Todak at Echo, na kung saan pumalo lang naman ito sa 1.3 million peak viewers. Ibig sabihin, wala pang Indo teams ay kayang-kaya nang pumalo ng ganito kataas ang views ng Munton. Ngunit alam nating pagkatapos ng laban itong Echo versus Todak ay ang kasunod na nga rito ay ang salpukan ng Evos versus Onyx, na kung saan agad-agad rin nilang nalampasan ang peak views na naitala nitong Echo. Dahil pumalo lang naman sa 1.9 million peak viewers ang nakuha ng Onyx at Evos, at tumami nga kasi talaga ito noong ipinasok rin nila si Dilar sa lineup, na mas nagpa-excite sa mga tao para mas panoorin ang kanyang paglalaro. Pero kabatang, maliit pa ito kung tutuusin, dahil nga noong M4 na mayroong RRQ Hoshi, bay pumalo lang naman sa 4.2 million peak viewers ang siyang nakuha ng Munton, na ibig sabihin kalahati lamang ito sa naging laban ng Onyx versus Evos. Pero alam nyo ba na naglabas ang esports charts ng mga list patungkol sa top esports games sa buwan ng May, na kung saan nauuna rito ang League of Legends, sinunda ng CSGO, at pangatlo ang MLBB.
Pero katulad nga ng sinabi ko, kung nagkataon lamang na nandito yung RRQ malamang, kahit itong LOL ay kayang-kaya nilang lampasan ang peak viewers, na ibig sabihin kayang mag-top 1 ng larong MLBB at paano na lang kung pumasok na mismo ang China sa larong ito. Pero dumako na tayo sa pinaka-topic ng video na ito, at ito ay ang patungkol sa mga sinabi ni Dilor matapos siyang paglaruin ng EVOS sa second game ng kanilang laban kontra sa Onyx. Dito ay tila nahihiya di umano si Dilor kina Pendragon at Psycots dahil sa biglaan niyang paglalaro sa MSC 2023, na kung saan hindi kasi talaga priority si Dilor kung tutuusin na maipasok sa main 5. Dahil sa oras kasi na mag-underperform, itong si Psycho ay ang magiging kapalitan niya talaga ay itong si Pendragon, dahil alam naman nating binansagan na lang talaga bilang Legends creator itong si Dilor, kaya laking gulat niya rin talaga na bigla siyang naisa lang. Kung ating babalikan kasi yung video na ipinapakita nga si Dilor, ay mapapansin mong nasa likod niya noong mga oras na yon itong si Psycots, na hindi talaga maganda ang nailaro sa game 1. Ikaw ba naman sa loob ng 8 minutes, binasagan ka lamang ng dalawang torre sa ibaba at hindi rin siya nakakakuha ng kill sa kanyang kada alis sa lane, pero hindi naman sa nagmamagaling, kabatang ha? Dahil kahit mga RG boys na nakikipag 5 man ay alam malamang ang rotation na kailangan gawin ng isang XP laner, at ito nga ay yung kailangan mong masiguro na bago ka umalis sa lane ay hindi aabot ang minions ng kalaban sa tore mo. Kaya nga may cut na tinatawag ang mga XP laners para lamang makadalaw at makabalik sila sa kanilang mga lanes, pero itong si Psycots kasi sa game 1 ay may kita mong nagki-clear lang siya sa mid habang ang Masha at mga minions ay nagpipiesta na sa tore nila sa ibaba. May mga pagkakataon pa na nasa bush lang talaga siya at tamang ikot na parabang dinaig pa ang MM sa pag-play safe, at tila sobrang tilted ng taong ito kapag nakakatapat niya itong si Boots. Pero mabalik tayo sa video na kung saan nasa likod nga si Psycots, at tila malungkot ang taong ito na nakayoko, at ito pala ay dahil sa ilalabas nga siya sa game 2. Ito rin ay na-mention ni Dilor, nagigil-nagigil pa nga sana si Psycots na bumawi dalawang laban. Pero hindi na nga siya muling ipinasok dahil dito na nabigyan ng pagkakataon para muling magpakita ang gila si Dilor. Kaya naman tila nanlumo ng malala si Psycots habang papaalis ang mga players nitong EVOS. Kung ating iisipin nga naman talaga, nakaawa nga naman kasi talaga si Psycots, pero sana maintindihan niya na kung si Dilor nga kulang na lang tanggalin sa lineup at iparamdam sa kanya na may mas malakas kumpara sa kanya, pero sa bandang huli na natili pa rin at muli pa rin nagpakita ng lakas sa paglalaro. Pero aminin man natin o sa hindi, ang totoong problema na nitong EVOS ay ang tatlong miyembro na mismo nila na sina Dreams, Hijumi, lalong-lalo na itong si Brands. Ito ay base sa lineup nila na mayroong Dilor at Taz na kayang-kaya sumabay. Pero yun nga, si Brands kasi yung good laner na parang walang garantiya na lalakas talaga sa late game. Kumbaga parang katulad ni Kelra, na kahit anong lugi ng kanilang koponan at kahit anong bigat ni Miko at Storm noon, abay nakikita nating nagdo-dominate pa rin si Kelra, at hindi ito pumapalya matalo man o manalo. Basta matik, may ambag siya sa paglalaro, at ito yung wala kay Brands na talagang nagmimistulang hirap na hirap sa pag-gold lane. Kaya kung ako rito sa EVOS, kung talagang gusto na nilang paglaruin itong si Dilor, ay kumuha sila ng mabisa, bisang good laner, o sabihin na natin na pwede na rin si Marky sa posisyong ito. Sa totoo lang, mas maayos pa yung Clover kung mag-gold lane kumpara kay Brands, na tila nagmimistulang umaasa sa swerte kung lalakas ba o hindi. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol kay Psycots, at ngayon ay napatunayan nating lahat na mas malakas pa rin si Dilor, partida pa nga na hindi talaga o hindi pa talaga masyadong nagbabatak sa ngayon ang taong ito. Yun lamang po, at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.